This is another story with the same person. Naglalaro sa itaas ng bahay ang kanyang bunsong anak nang may biglang nahulog. Ang anak ko! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Tumawag kayong tricycle! Tumawag siya ng tricycle upang dalhin sa ospital. Paging Dr. Bataglia, call extension 198. Dr. Bataglia, extension 198. Doc, nahulog po mula sa taas ng bahay namin. Mrs., papasitiskan po natin ang kanyang ulo. Oh, Diyos ko, wala akong kapera-pera ngayon. Di ko alam gagawin ko. Lord, tulungan mo po ako. Sa pagkakataong ito, marami naman tumulong sa kanya para mapasitiskan ang anak. Matapos makuha ang resulta. Mrs., nagka-fracture po ang bungo ng inyong anak. Maoperahan man siya, hindi ko po maipapangako na magiging maayos siya. Pwedeng after operation, parang magmumukha siyang lantang gulay. Diyos ko po, minsan pa humihiling ako na maghimala ka sa aking anak na si Sheila. Matapos ang operasyon, dinala sa recovery room si Sheila. After 3 days, hindi pa rin nagkakamalay si Sheila. Pero isang himala ang nasaksihan ni Rita. Kitang-kita niya sa kanyang vision ang liwanag sa kwarto at isang kamay na hindi maaninag ang mukha. Nahawak ang ulo ng kanyang anak. Tinawag ng bata ang kanyang nanay. Mama? Doc! Doc! Ang anak ko! Gising na po! Mrs., ito'y isang himala. Ang bilis makarecover ng inyong anak. Ipa-CT scan natin ulit ang kanyang ulo. After makuha ang resulta ng CT scan. Ha! Hindi ko kayang ipaliwanag tong mabilis na paggaling ng inyong anak. Nawala po yung fracture niya sa kanyang ulo. Parang isang mababaw lang na aksidente ang nangyari sa kanya. This is a story of a young boy with a great faith. This story is about a mother who is in a critical condition in which the pancreas is not functioning well. The doctor did all his best, but the patient did not survive it and died. Doc, gawin niyo ang lahat para mabuhay ang nanay ko. Sige, check up muna namin ang nanay mo. Ilang sandali lang, binawian din ng buhay ang nanay ng bata. Pasensya na. Ginawa na namin ang lahat. Hindi namin nailigtas ang iyong nanay. Ipaubaya na natin siya sa Diyos. Dok, pakiusap sana. Wala po muna sanang gagalaw sa nanay ko. Mabubuhay pa siya. Sige, pero bibigyan kita ng 3 araw. Dahil baka bumaho na. Itay, manalangin tayo at mag-fasting. Naniniwala ako na mabubuhay pa muli si inay. Nagkaisa silang manalangin at mag-fasting. Si Perdi ay pabalik-balik sa ospital upang alamin kung may magandang nangyayari sa kanyang nanay. Bumalik siya sa kanilang bahay upang ibalita sa kanila kung may magandang nangyayari. After 3 days, Iho, tanggapin mo na ang nanay mo ay kinuha na ng Diyos. Wala na tayong magagawa dun. Sige po, Doc. Sa morgue, nang bubuksan ng isang embalsamador ang bangkay ay biglang tumayo at sinabi, "Anong gagawin niyo sa akin?" Nagulat ang embalsamador at lumabas upang tawagin ang doktor. Mula noon, ang buong sambahayan ni Perdi
Ang tatay niya na walang paniniwala sa Diyos ay tumanggap sa Panginoong Jesus at silang lahat ay na-born again, na dati si Perdi lamang ang born again sa kanila. Sa di ko inaasahan na ang taong napagkwentohan ko upang ibalita sa kanya ang ginawa ng Diyos sa pamilya ni Perdi, ay siya pala mismo yun. Siya ang nagmamanicure sa akin. Pinatawag ko si Susan kapag nagpapalinis ako ng koko. Sa aming pag-uusap, naikwento ko sa kanya yung patay na nabuhay na nagbigay ng testimony na nabalitaan ko lang din ang kwentong ito dahil dun ako dati nagsisimba. Ate, nabalitaan mo ba yung nag-testimony sa church na inaati na ni Perdi? Yung nanay doon niya, namatay na ng 3 araw pero nabuhay. Oo naman, G. Kilalang kilala ko si Freddy. Dahil anak ko yun. Ha? Ano? Ikaw ba yun? Hala, Diyos ko. Di ako makapaniwala. Ikaw pala yun. Ano nangyari? Sige nga, kwento mo. Ano nakita mo? Saan ka napunta? Sa langit ka ba? Nakakita ako ng maraming butas. At iba't iba ang laki ng mga butas na yun. Pero isang malaking butas lamang ang lagusan ng mga maliliit na butas. Saka madilimang lugar at napakaraming sumisigaw. Ibig mong sabihin kung natuluyan kang namatay, nasa impyerno ka? Oo, ngunit buhat nung mabuhay ako mula sa aking pagkamatay, doon ako nagsimulang maniwala na may Diyos nga. Ano ba sakit mo? Cancer sa lapay. Hindi na nga din gumagana ang lapay ko noong mga panahon na yun. Paano yun? Kung hindi pa magaling ang iyong lapay, edi... Masasabi kong tunay na himala nga ang lahat, G. Kaya ultimo yung lapay ko, pinagaling ng Panginoon. Grabe, hindi ako makamove on. Hindi talaga ako makapaniwalang ikaw yun. Ikinwento lang sa akin ng kapatid ko yung testimony ni Perdi. Anak mo pala siya. Di dahil sa pangyayari niya, palagay ko lahat kayo na born again na. Dahil sa himalang nasaksihan nila, lahat sila ay na-born again. Si Perdi ay nag-aral upang magpastor. Minsan nangyayari ito sa ilang mga tao na pinaghihimalaan ng Diyos upang maluwalhati ang kanyang pangalan at maraming tao makakilala sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit ang patay ay kaya niyang buhayin muli. Hindi ito nalalayo sa istorya ni Lazaro na mababasa natin sa John 11, verse 39 to 43. Muling binuhay si Lazaro. Verse 39, sinabi ni Jesus, "Alisin niyo ang bato." Si Martha, na kapatid niya ang namatay, ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namatay." Verse 40, sinabi sa kanya ni Jesus, "Di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Verse 41, kaya't inalis nila ang bato at tiningin ni Jesus sa taas ang kanyang mga mata. At sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dinidinig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinidinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan na nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin." Verse 43, at nang masabi niya ang gayon, sumigaw siya ng malakas na tinig, "Lazaro, lumabas ka!" Tunay na walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ikaw lang ay mananampalataya at pagkakatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay, ay makakasumpong ka ng himala. Kung ikaw ay kasalukuyan nasa karamdaman, may sakit at anumang klase ng sakit ang iyong pinagdadaanan, umasa kang makakaranas ka ng kagalingan at ito ay sa Diyos mo lang masusumpungan. May mga taong nalagay sa bingit ng kamatayan, mga sakit na hindi na kayang pagilingin ng sino mang mahuhusay na doktor. Sa Diyos, ang lahat sa Kanya ay posible. Yung may mga stage 3 ovarian cancer, hypertension at vertigo, mga tinamaan ng COVID, mga hindi magkaanak,
Special mention po sa mga Israel family at yung kanyang hipag si Ate Mitz na ingatan ng Diyos ang kanyang pagbubuntis. Kayo pong lahat na hindi ko man po nabanggit ang inyong mga pangalan, hindi ko man po kayo kilala, at may mga karamdaman, manampalataya tayo sa Diyos. Siya po ang pinanggagalingan ng kagalingan. He is our great healer. Ayon sa mga testimony ng ating kwento, sila po ay my great faith, kaya sila ay my great miracle. Ang Diyos ay tumutugon ayon din sa ating pananampalataya. Magandang araw po sa lahat na nakikinig. Tuwing Miyerkules at Sabado ng alas 9:15 ng gabi, dito lang sa Bible Hotline.